Shout out. Pwede sila shout out ko. Special shout out. May gusto kong batiin. Wala. Ikaw lang naman pinabati ko lang. Oh, that's so touch. Hi there guys. Hi there yung McDonald's ko ba? Katatapos ko lang kumag. Late dinners na. Ayun. Bali, tutuloy po natin yung tour natin dito sa Cubao, ha? Dahil kagabi bitin eh. So, simulan po natin dito sa labas. Pero sinabi, thank you for... Hindi pa ganun ako dapat eh. Thank you for your time sa pag-assist sa akin kanina. And congratulations sa... Like, number one yung ano niya. Yung TikTok sa lamin na 14 TikTok style sa retention ng charts ko. So, pinapanood pa rin siya from time to time. And then pangalawa yung andun siya sa likuran ng ano ko background. So yun. Congratulations. So wala si Saki. So medyo mahiya ito. So tara na. I'm sure excited na kayo makita ko nito naman. Bye for now, personal. Thank you. So dito natin simulan sa ano? Sa laban. As you can see, ito yung EDSA Cubao. Ayan. Before wala pa yung MRT. Ayan. Just for you to know guys, one of my trivia here in Cubao. Pag once na galing kami ng tatay ko, galing Las Piñas dun sa kapatid niya kay Tita Lot, dito kami bumababa sa area na to. Ayan. Sa area na to, bali dun po, maraming ano dyan, maraming nagtitinda dyan ng comics, tas mga candy-candy. Naalala ko yun ng bata pa ako. Farmers Cubao. Ayan, pakita ko po sa inyo ah. Ito, ayan. Dito sa ano na to, ano po, marami po dyan nagtitinda ng mga candy-candy, tapos mga comics. Uso pa kasi dati na ng comics. Tapos meron po tayong isang subscriber din, si LHR Pura. Hi LHR! Shout out! Ano, sige, shoutout ka. Shoutout ko ka na maiya. Ito naman, oh. Guys, siya po yung ano. Ito sa, ay, sorry. Ito sa mga subscriber ko, si Elishar Pura. Elishar, di ba? Hey, Brad. Ah, wait, Brad. Di ba Elishar Pura yung isa mo? Ano? Sino na pangalan mo? Elishar Pura, hindi. Ah, ano mula? John Martin. So, isa rin siyang vlogger. Oh. Ang pangalan niya is... Boy Angie Kampong. Vlog. Oh. And then at the same time, nagtitinda siya ng... Parado. Ay, pakita natin. So, ayan po yung tinda niya. Hello. May gusto ko manood ko yan ngayon? O siya, mamaya. Sige, ha? Oh. Pati yan, ha? Sige na, mabati ka na. Bati mo yung family mo. Sige, mabati ko yung family mo. Mabati ka na. Salamat sa ano, ha? Kay Hendrik Teya. Subscribe siya sa YouTube channel niya. Sige, thank you. Ayan. Alright. So, isa po siya sa ano ko. Sa subscriber ko nila kasi siya nanonood palagi. Oo. Sa YouTube. Isa siya sa mga naunang nanonood ng ano ko. Ng channel ko. Kaya, magbigay-bugay po tayo sa isa natin subscriber. Sige, thank you. Okay, thank you ah. So, dito po na ako. Okay. So, guys, then. Bye-bye. Bali. Paano na tayo? Palikuna tayo ngayon dun papunta sa kita ng ano, Arneta City. Tapos isa pa sa mga trivia noon, ito dating ano, pakita ko sa inyo ha. Itong paradaan na to ng mga UV Express,
Pag kunwari pupunta kayo ng Montalban, Cogio, dito kayo sasakay. Before, parkingan to ng mga ano, parkingan ng mga private vehicle. Pag kunwari, libre kasi dati dito yung parking eh. Naalala ko, pag once na uwi ako ng Bicol, iiwan ko lang dyan 3 days. Pero hindi naman siya nasisita kasi hindi naman may equip noon. Tsaka, ayun yung box type, yung isa kong acquired na sasakyan noon na second hand box type. Diyan ko iniiwan. Tapos minsan nga naiiwan ko yung pera dyan eh, pero hindi naman nawawala. Kaya yun. Tapos, so dito naman tayo. Eto, kung makikita niyo itong pure gold, dati uni-wide sales yan. Yung ano, sikat dati nun na sikat dating department store at the same time grocery store. Kakompetensya siya ng SM dati, ganun. Tapos itong area na to, yan makikita nyo yan, parkingan din dati yan. Diyan din ako nagpa-park. Nung nasunog dati yung ano, nasunog dati yung uni-wide sales. So naging bakante itong area na to, wala pang pure gold. Diyan, meron dyan parkingan, nagpa-park kami dyan. Tapos ang panghiwang eh, yung mga umiihi. Naalala ko dati nung ano, nung hindi pa ako marunong mag-drive, bumangga yung ano ko, doon sa ano, yung likuran ko, yung bumper ko sa likod. Doon nakikita nyo yung ano, yan. Yung parang nakausling bakal na yan. Ayan. Diyan ako bumangga kasi hindi pa ako marunong mag-drive noon. Hindi pa ako marunong mag-maniobra. Okay. So dito naman tayo ulit. Papunta na tayo sa gitna. I'm sure yung iba hindi na nakakapunta rito, kaya it's time for reminiscing the past at alalahanin nyo yung mga dating ano, dating nakasanayan yung puntahan dito. Bali, patunaw na rin ako kasi busog na busog ako. Hold on, medyo maingay eh. Tapos isa pa sa mga trivia ulit. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan. Medyo maingay lang ha. Wait lang. Ito dati, yung nakikita nyo, clip and hanger. Ano to eh? Para siyang karaoke restaurant. Yung usong-uso kasi dati nung ano, early, late 90s and early 2000, usong-uso dati kasi yung mga restaurant na merong karaoke. Ay, hindi, actually live band. Yung mga babae na mga sexy na kumakanta ng mga ages or yung mga matataas sa boses o kung ano pa mang pwede nilang kantahin. Yan. Tapos, dito naman tayo. Another trivia ulit ha. Hold on. Etong Shakey's before, Jollibee ang nakatayo dyan. Isa rin to sa mga kinakainan ko noon. Tapos, dito naman sa side na to, yan, papuntang Aurora Boulevard yan. Yung mga papuntang Quiapo, tatawid kayo doon. And then, pa kanan naman dito, papuntang Marikina, Cogio, Santa Lucia, doon sa side na yon. So, gaya yung sinabi ko, etong parlor na, pizza parlor na to, dating Jollibee. Diyan nagtatrabaho yung dati kong ka-boardmate, si Jess Olokino. Okay? So, lakad naman ulit tayo. I hope ma-maximize natin ang oras. I forgot, meron pala akong gustong i-shout out. Hold on. May nagpapa-shout out pala habang naglalakad tayo. Wait lang ha.
ay mamaya na lang. Saglit lang naman. So, andito pa rin tayo sa gateway. Parating na tayo sa gateway area. Tapos, ito po, wait lang pala. Ayan, ginagawa yung ano, extension ng gateway. By December, bubuksan na yan. As you can see, makikita nyo, the new Gateway Mall under construction. Ayan, the new gateway. Okay? So, lakad-lakad muna. Wait lang. Hanapin ko lang po yung gusto magpa-shoutout. So, dito na tayo sa area ng gateway. Nawawala. Ay, hindi. Alam ko na nandito yun. Wait lang, ha. Ayun, nakita ko na. So, before... Hi, I'm back. Before I proceed and to continue our tour, just like to greet a special shout out for... Wait lang, ha. Kulay green. Hold on. Guys, today nga pala is ano, July 14, 2022, and it's Thursday. Shoutout po kay... Saglit, madilim. Hold on. Hindi ko naiintindihan yung sulat ko, sorry ah. Hold on. Huwag po kayo magpa-fast forward, please. Wait lang. Okay. Goth Wilson Orendain. Goth Wilson Orendain. Siya po yung isa sa dalawang Grab driver dito kagabi. Pakita ko sa inyo. Yun dyan na nakilala ko na Grab driver kagabi. Yan. Yun nag-shout out kagabi. Ulitin ko. Goth Wilson Orendain. Hi, special shout out for you at sa kasama mo kagabi. Ayun. So, tawid na ulit tayo. So, under construction pa rin yung McDonald's. Ayan. So, lakad-lakad. Nandito na tayo sa... Pupunta na tayo dun sa may kanto. Wait lang, may papakita ko sa inyo. Naglagay na rin sila ng iba pang design dito sa Arneta. Check nyo ah. Ayan. Makikita nyo. Parang waterfalls na kunwari nasa Gubat. So pag gusto nyo mag-picture taking, may mga nagpi-picture taking dyan. Mga nagsiselfie. Okay? Tapos ito, itong bakante na to, nung nakaraan, meron ditong Kia Motors, yung mga tindahan ng mga sasakyan. Diyan sila nagpwesto. Nung nag-merge yung Kia at Araneta. And then, kalaunan, nagsara sila, siguro, mahina. That's why. Okay? So, tapos dati, sa area na to, dito rin yung security office ng Araneta. Diyan din yung mga gwardiya noon. So, nalipat na sila. Dito na sa bandang terminal. Ayan. The time now is 14. We have now 14 minutes. Ayan. So, bilisan natin bago maubos yung 22 minutes. So, lakad tayo. So, marami pang trivia kayong malalaman dito. Hold on. Tapos, dito sa area na to, sa likuran ng Kia Theater, dito lumalabas yung mga artists, yung mga performer after the show. Diyan din sila pumapasok.
So pag kunwari may mga hinahangaan kayong performer or artista or mga celebrities, dito nyo abangan. Pag kunwari pagkatapos ng show nila. Okay? Ayan. So lakad ng konti. Kasi ito makikita nyo yung building. Kalimutan ko kung anong tower to eh. Ayan. Diba ang taas? Yan dapat kayo mangarap kasing tayog. Tapos dun sa kabilang side, meron ding ano. Nakalimutan ko na eh. Nag-inquire nga ako dati dyan ng unit, tapos kumuha na sana ako ng down payment ako. Kaya lang, nung nakita ko na hindi practical ang mag-condo, so binawi ko yung ano ko, down payment. Hold on. So etong area na to before, teka tawid tayo. Etong area na to before, wala ano pa lang yan, bakante yan. Ay, not totally bakante. As in siya, malaking ano yan. Malaking malawak siya na parang may tubig na malaking hukay na ano eh, para siyang ano, may mga bangka. Alam niyo sa ibang lugar yung parang arkilahan ng mga bangka, magbabangka kayo doon. Tapos may mga display doon na ano, na malalaking aso, na ano, higanteng mga aso, yung mga ano, ano bang aso yung may mga batik-batik, Dalmatian sa area na yun, wait lang. Ayan dyan, yung area na yan. Tapos ito namang kanto, kung makikita nyo, dati ang COD, isang sikat na department store noong dekada 80. Naalala ko nung bata pa kami noon, nung bata pa kami, tsaka kami dinadala ng nanay ko, nanonood kami tuwing December, Christmas season. I'm sure naalala nyo rin yung COD, diba? Yung meron mga ano yun, parang, actually, yung iba doon, totoong tao, yung iba parang caricatures lang, I think, sorry, not caricatures. Yung parang gawa lang sa mga kahoy or mga props na may mga Santa, yung baka basta ano, related sa Christmas season, Santa Claus, mga snowman, yung mga bata na naka Christmas attire, gano'n. So dyan, kumpulan ng mga tao dyan dati. Pero binalik ulit nila nung bago mag-pandemya, tinangkilik ulit ang mga tao. Pero dito na sa area na to, hold on, pakita ko sa inyo. Dyan na sa area na yan, nilagay yung ano, yung nagpe-play sa COD. Tapos eto namang ano, yun nga, yung ano, yung mga yung tinatanong ko sa inyo, ang ganda ng pagkakagawa nila dyan eh, yan sa dyan sa area na yan tuwing magpapasko. Tapos eto naman, eto yung giant Christmas tree. Hold on. Yan. Dyan nila nilalagay yung, dyan nila tinatayo yung giant Christmas tree. As you can see, matibay yan. So hindi yan mahuhulog or babagsak. Kasi ano eh, naka ano talaga sa ilalim. Itinayo talaga nila. Yan. Maganda dito pag malapit na mag-December kasi talagang ano eh, makulay, maningning, kumukutitap. At ang ganda ng buwan ha, bilog na bilog. So take one look. As you can see, yan, di ba? Biglang may lumilipad na manananggal eh, no? Kunyari yung manananggal. Okay. Tapos ito, naging banchetto na to. Ayan, may palaruan na. Tapos dito rin, meron din dito, ano, sa area na yan, yung area na yan, meron dyang, nung nakaraan na, yung parang Ferris wheel or caterpillar something na umiikot, yung parang pang circus ang dating. Tapos may mga nagtitinda dyan. Actually yung mga nagtinda lumipat na sa banda doon, doon sa kanto. Okay, so yan yung ano, yan yung part ng Cubao. Yan yung Sam Trivias. Yan. So ulitin ko ah, itong area na to before, malawak yan na parang merong river. Tapos may
nababakuran lang sila ng bakal yung area na yan. Nababakuran lang sila. Yung parang butas-butas na bakal. So, proceed naman tayo dito sa terminal. Lakad-lakad. I hope guys na-enjoy nyo yung vlog ko, ha. So, papunta tayo dito sa ano, sa terminal. Hold on. At least natura, pinagpapawisan ako. Nababurn out. Nababurn yung fat sa aking kinain ko. Okay? So, kitang-kita dito yung Novotel. Hold on. Ayan ang Novotel. So, itong area na to, terminal yan. As you can see, 23, 22, 21, 20, 19, 17, up to number 1. I'm sure familiar sa'yo ang lugar na to, lalo na yung mga nagbabalita sa TV during seasons of the year, bakasyon, Holy Week, tapos ano pa ba, Christmas season, and then yung ano during ano yung ano ba tawag dun sa pag may campaign, yung botohan, nagsisiwian ang dami-daming ano, o kaya mahal na yun nga, mahal na araw na sabi ko na Todos Los Santos, yan dyan, punuan yan. So pag gusto nyong pumunta dati, anytime, pag gusto mong ano,